Sa pagdating sa Canada, ang pagkuha ng local phone number or Canadian phone number ay isa sa magiging priority ng mga bagong dating. Pagmula sa pag-open ng bank account, pagkuha ng SIN number, or pag-apply ng trabaho ay kakailanganin mo na magkaroon ng Canadian phone number for your contact details. I remember yung stress nang wala kang mailagay na Canadian phone number sa mga documents, sa mga government services registration, at higit sa lahat mahirap mapansin ng Canadian employer dahil hindi naman Canadian phone number ang nasa resume. Dahil karamihan sa atin kahit nasa Pilipinas pa lang ay nagsisimula ng mag-apply ng trabaho. Kaya magandang makakuha na ng Canadian phone number kahit nasa Pilipinas pa lang. Siguro ang tanong ng iba sa atin, paano nga ba makakuha ng Canadian phone number? Posible ba yan kahit nasa Pilipinas pa lang? Well guys, I have good news to share with you. Makakakuha po kayo kahit nasa Pilipinas pa lang. This is free SIM delivery anywhere in the Philippines. Yes po, anywhere ito. Ang galing, di ba? Wow. At ready to use na upon landing in Canada. With an incredible deal of 50 gig for a limited time offer at $35 a month. And valid lang ito guys till 8th of January 2024. This is offered by Canadian SIM, powered by Rogers and Fido. Ito po ang mga leading network providers in Canada. There is no down payment requirement, but if it is a post plan with device, ay meron pong minimum down payment requirements. Wala rin po itong activation fee for this SIM. Ang babayaran nyo lang po ay ang inyong monthly billing. You can also enjoy unlimited Canada-wide calling. So, ibig sabihin po, anywhere in Canada. At pwede na ninyong kontakin ang mga magsusundo sa inyo sa airport. Or pwede rin gamitin to navigate map sa inyong destination dito sa Canada. Kaya naman with this SIM, it will address all your concerns upon your arrival here in Canada. Congratulations guys sa mga papunta na rito sa Canada. You see that? Well, I wanted to tell yes, but I don't know. Why didn't you tell me yes then? I told you. No, you didn't. I told you I have one at 10,000. When you left Canada, everything you had then is allowed back into Canada. Oh yeah. Anything extra, you had to tell us about. This is. A traveler from the Philippines arrives for a lengthy visit. Ang CBSA or Canada Border Services Agency ay ang mga officers na nag-check ng mga luggages of the arriving passengers sa mga airports. Ang mga CBSA officer ay pwede pong mag-random select ng mga luggages for inspection to ensure compliance sa Canadian customs and regulations. And based sa aking research, they may conduct targeted inspections based on specific criteria or intelligence. Based po sa ating napanood, ang problema po ng female traveler ay ang false declaration niya patungkol sa pera and hindi rin niya ma-prove ang legitimate source. Questionable sa officer na bakit nasa check luggage ang kanyang malaking pera instead na dapat ay daladala niya or nasa carry-on bag niya. Since basically ang idea natin baka mawala kasi kung ilalagay sa check luggage dahil mapapahiwalay ito sa atin. So, it is unusual. Kung ma-observe natin, bago binilang ng CBSA officer yung pera, tinanong pa rin niya ang female traveler magkano yung pera na nasa luggage. At ang sagot niya, maririnig natin na nasa 9,000. Pero habang binibilang ng officer, it turned out it was more than 10,000. Based din sa kanyang declaration ay hindi rin niya nga dineclare ang pera. Next na in-scrutinize ano ang kanyang trabaho or ano yung source of income niya at meron siyang nadadalang ganung kalaking pera. Based sa video ay siya ay galing sa Iran, hindi siya nag-work ng full-time doon. Meron pang part 2 ang video pero sasabihin ko na lang po kasi mas lalo nga habang ating video na ito. So ang source daw ng kanyang pera ay sa pinagbentahan ng kanyang apartment. So tinanong siya kung magkano niya nabenta at
medyo hindi siya confident. Mabagal niya na sinasagot na para ba siyang nag-iisip pa. Hindi siya kaagad actually nakasagot. So, suspicious na the way she answered ang officer. Sinabi din ng female traveler na unti-unti niyang dinala yung pera na yon, yung pinagbentahan niya ng apartment sa Canada. Pero questionable, bakit niya kailangan na every time magta-travel siya, babalik siya ng Canada, eh hindi niya i-declare na kunyari 9,000 lang ang kanyang dadalin para hindi niya i-declare. So, what's the point? Ang naging verdict po sa kanya ay kukumpiskahin ang kanyang pera na more than 10,000. Meron siyang 90 days to appeal. Kung mapuprove niya na ito ay galing sa legit source or legit origins at makukuha niya ang kanyang pera. Based sa cbsa-asfc.gc.ca ay dapat i-declare natin ang any currency 10,000 or more. Kasama po dito ang any monetary instruments at ito po ang mga stocks, bonds, bank drafts, traveler's checks, or check. Mababasa din natin dito na dapat ay i-declare natin yung mga funds na sinend natin from Canada by mail or by courier. Next, ano bang mangyayari pag hindi natin na-report or dineclare ito? So, based on the website again, ang CBSA ay may karapatan po na kunin ang currency or any monetary instruments. And mababalik lang sa'yo ito kung na-prove mo rin na legit ang source, ang origin. Pero pagkatapos mong bayaran ang penalty, magkano bang penalty? So ito po ay magre-range ng 5% to 50% ng nakuhang funds. Kaya po importante na ma-declare natin ang 10,000 or more na ating cash or any equivalency nito in any instrument or monetary instrument. Katulad ng mga nabanggit natin kanina, traveler's checks, bank drafts, etc. In Toronto. So, madali ang recap lang natin. Siya ay isang international student at ngayon ay bumalik na siya. So, lumabas muna siya ng Canada, nagpunta sa kanyang family at bumalik ulit. And then, ayun, dun nagka-problema nung chinek yung luggage at may nakitang Chanel bag, which is around 5,000 nga daw ang presyo. So, since bago ito at gift nga daw ng kanyang parents, eh ayun, subject siya for duties and taxes. Pero dahil sa hindi niya dineclare, eh meron pa siyang penalty na kasama dito. And meron pa rin personal exemption. Sabi nga rito, you may qualify for personal exemption when returning to Canada. This allows you to bring goods up to a certain value into the country without paying regular duty and taxes. So, ang mga eligible ay ang mga Canadian resident returning from a trip outside Canada, a former resident of Canada returning to live in the country, or temporary resident of Canada returning from a trip outside Canada. So, kasama na dito yung mga temporary foreign worker, ang mga international students. May mga certain conditions pa ito sa personal exemptions. Basahin na lang po natin. And then, ito yung continuation ng more conditions. So, I think dito siya pumapasok sa absence of more than 7 days. And you can claim, sabi rito, you can claim goods worth up to 800 Canadian dollars. So, I think dahil sa nasa around 5,000 na kanyang Chanel bag, eh ayun, lagpas na siya sa personal exemption. Kaya talaga meron siyang duties and taxes na kailangang isettle. Plus, may penalty pa na dapat ding bayaran dahil sa hindi niya dineclare. Ito ulit, more details about bringing goods to Canada. And again, this is from our source na canada.ca. Sige, basahin natin. When you move to Canada from another country, you may bring your personal and household goods with you without paying duty. You'll have to pay duty on any item you bring that has not been used.
Panahon ngayon, marami ang pumupunta sa Canada under visitor's visa and marami ang nagbabasakali din na makakuha ng trabaho. So, clarify ng officer, walang masama, pwede na mag-apply ng trabaho under visitor's visa. Pero, kung makakuha po kayo ng trabaho or talagang mag-start na ng trabaho, bawal po kung naka-under visitor's visa po kayo. Pero again, pwede po ang mag-apply ng trabaho. Hindi po siya illegal na gawin. And marami na rin po akong na-encounter na stories na under visitor's visa and successfully ay nakakuha ng trabaho na may LMIA. Balik tayo sa video. Okay yung naging flow nila sa una. Pupunta siya sa Canada para i-assist yung kanyang kapatid na nanganak. Which is normal. Marami po ang ganong setup na may pumupunta kamag-anak, nanay or kapatid para tulungan yung nanganak. Nagkagulo-gulo lang nung nakakita ng mga certifications, educations, na hindi naman nga related kung ikaw ay magbabakasyon. Hindi mo kailangan ng mga yon. Wala kang kailangang i-prove for clarification, which is ni mini-mention ni ate. So guys, kung balak man ninyo na pumunta as visitor dito sa Canada, kailangan pa rin ninyong i-portray kung ano yung permit na in-applyan ninyo. Kung kayo ay under visitor's visa na pupunta, dapat yung pagharap nyo sa immigration, yun talaga yung purpose ninyo. Yun dapat ang ma-portray ninyo as tourist kayo. And again, it's a red flag na magme-mention kayo about sa paghahanap ng trabaho, pag-stay ng longer, yung mga ganon. Hindi natin dapat mabanggit ang mga bagay na yon. Isununod na in-scrutinize sa kanya, magkano ba ang baon niya? Kasi requirement po yon under visitor's visa na dapat ay meron po kayong capacity na masustain ang inyong living, ang inyong mga expenses dito sa Canada pagka kayo po ay pupunta under visitor's visa. Hindi na niya na-mention sa video kung siya ba ay fully sponsored ng kanyang kapatid. Pero for sure, dahil nga tutulungan niya ang kapatid niya sa panganganak, malaking possibility na doon siya titira. Pero maganda rin sana na nagpakita siya ng mga documents ng kanyang sponsor para mas malakas yung POF. So ayun guys, I hope meron kayong natutunan sa mga airport scenario sa immigration dito sa Canada. May mga importanteng reminders, mga dapat i-declare na dapat mapahapyawan natin kahit papaano yung mga bawal, yung mga dapat i-declare, yung mga dapat gawin para makaiwas tayo sa mga penalty, sa mga pagbabayad ng malalaki. Kasi guys, dito sa Canada, as a general, ang mga penalty, hindi lang patungkol sa airport, kundi pati mga rules and regulations, policies dito, traffic rules, etc. Malalaki po talaga yung penalty, yung talagang hindi ka nauulit sa sobrang laki. Magtatanda na. Kaya kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking bagay po ito sa aming channel. Kung kayo po ay bagong viewers, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Pakibisita na rin po ang aming mga playlist. Thank you guys for watching this video. I'll see you again. Take care. Bye for now.